400 pesos per kilo ang bentahan ngayon ng pulang sibuyas sa Blumentritt Market sa Maynila. Mahal pa rin pero malaki na ang ibinaba kumpara sa 700 pesos per kilo nitong nagdaang dalawang linggo. Mas pabor sa aming mababa. Hindi rin kaya na mamimili. Pero ang presyo ng sibuyas sa mga palengke, malayong-malayo sa benta ng mga magsasaka sa Occidental Mindoro. Gumastos kami mahigit 250,000 per hektar na ibinta kahit papaano na 8 to 15 pesos. Ibininta ng atin po mga sa merkado ng 650 to 700. Kaya po talagang kami po talagang sobra pong nadidismaya sa nangyari po na ito. Pikit mata raw nilang tinatanggap ang presyo kesa mabulok ang sibuyas dahil sa kakulangan ng cold storage facility. Sabi ng Department of Agriculture, may dalawang pasilidad namang ipatatayo ngayong taon. Ang kaso, halos 100 kilometro pala ang layo ng mga ito sa San Jose Occidental Mindoro na malaking producer ng sibuyas sa bansa. Paano niyo pinili yan? 97 kilometers away, hindi nagtatanim. Ito naman po ay plano pa lamang po. Ano po? So sino nagplano niyan? Sino nga nagplano niyan? Sa plano pa lang pagpakli. Ma'am, ito po naman ay submitted ng ating regional officers. Pag-aaralan pa raw ito ng Bureau. Cold storage facility din ang hiling ng mga magsasaka ng sibuyas sa Iloilo. Kung may cold storage facility, pwede raw tumagal ng 7 buwan ang sibuyas. Ang produkto namon, ma-storage, sabi namon, ang Bombay, siyempre madamo kay may storage kami. Ang naproblema nila nga para sa cold storage natin, hindi natin ma-afford. Kaya ang hektar na gina-required kag farmers nga numbers, hindi ma-afford, hindi makaya sang uton. Tingnan mo na, hindi kita kapangayo, dali-dali dito. Nangangamba rin ang mga magsasaka sa pag-i-import ng 5,000 metrikong toneladang sibuyas. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, no choice kundi mag-angkat ng sibuyas. Paano naman hindi tayo kailangan mag-import? Tignan mo yung production ng Pilipinas, tignan mo yung demand, malayo talaga. Talaga, we are forced to import. Pagtutuunan daw ng pansin ng administrasyon kung paano mapaparami ang produksyon ng sibuyas at iba pang produkto. We have to go back to the onion growers and help them para magkaroon tayo ng production. Then nasanay tayo masyado sa import. So import lang tayo ng import, di natin inaayos yung production side. Mahal na nga ang sibuyas, pati bigas, nakaambaring magmahal. Ayon sa grupong Sinag, tumaas ang farm gate price ng palay dahil sa mababang ani ngayong Enero. Tumaas din ang presyo ng imported rice dahil sa lumaking demand sa world market. 2 pesos, no? Pero sa ngayon, 1 pesos na ang increase. Another 1 pesos sa tingin natin susunod na linggo. Pag dry season crop kasi, eh, talagang mahal po yan. Nagagawan po yung mga traders natin. Ito naman ay na-monitor natin at kausapin natin iba po mga organization na involved dito. 38 pesos pa rin po ang pinakamababang presyo na yan po ay normal na presyo po naman. Ayon naman sa mga magsasaka, kung gusto ng gobyerno na mapababa ang presyo ng bigas, dapat nadagdagan nito ang ibinibigay na ayuda o subsidy sa binhi, fertilizer at krudo. Leigh Alves, nagbabalita para sa GMA Integrated News.